Cupcake? Para maiba naman. Cupcake ang agahan nyo. Maiba o hindi kayo nakaluto? Eh... Ambira. Paano kami mabubusog dito? Oo nga po eh, bitin. Anak, nilunok mo yata ng buo eh. Nayo? Oo, eto. Yan. Sa inyo lahat yan. Yay! Teka, baka naman malugi ka niyan, ha? Baka wala kang kitain. Hindi, hindi ko naman ibebenta yung mga yan. Eh, kasi po sira po yan eh. Sira, ito ba't pinapakain niyo sa amin? Ay, hindi po, sir. Yung design lang po ang sira dyan, pero yung cupcake, okay po yan. Hindi naman yung sinabi ko. Ay, naku, sira. Ano ba, kulit? Uy, anak, sandali. Magtira ka naman para sa kuya mo. Ay, naku, hindi na. Maagang umalis si Chito at opening daw siya dun sa Insta Burger. Uy, magtira ka naman para sa akin. Ano po? Apo. Ayan, hindi yan. Tulungan kang tayo. Robert, sakay mo na sa kotse yung mga kahon, ha? Opo, ma'am. Uy! Bakit yun nilalabas yung mga yan? Ma'am, sabi niyo ilagay yung kahon sa kotse. Isasama po ba yung laman? Abay, siyempre! Pasensyahan mo na. Sige. Chito, dito ko na dito. Kulang tayo ng tao sa kitchen eh. Sir, anong gagawin ko? Bahala ka na. Tignan mo na lang, pwede mong ayusin dyan. Sige na. Sorry. Bakit? Napasok ka? Uy! Masakit? Mag-aaw ba ako kung hindi? Sandali, kukunin ko lang yung first aid. Teka lang, guys! Teka lang! Bago pa may ma-aksidente dito, tumigil muna kayo. Ang gugulo eh! Parang di nga alam ginagawa nyo, umayos nga kayo. Paano umayos? Ikaw, Kim, diyan ka sa fries. Ikaw, Natalie, diyan ka naman sa spaghetti. Jam, dito ka naman sa chicken. Eh, ako! Ikaw, alay ka dito. Gamutin ko yung baso mo, lalagyan ko ng gamot. Sakit! Ay, kayo nyo, ba't kayo nakatenga dyan, ha? Sir, napaso po si Nikki. Abay, bilisan nyo yan. Ang daming customer na nag-aantay doon, no? Hindi maaaring hindi kayo magtrabaho. Sige na, bilisan mo na yan. Nagugutom ako eh. Ano ba almusal niyo? Cupcake po! Cupcake! Marisa, nagkape ka ba? Hindi po! Cupcake! Bitch! Cupcake! Uy, hotdog! Ang iauna mo pa binati yung pagkain, ha? Hindi, kasi nagugutom na ako eh. Teka. Ba't ikaw nagluluto? Nasaan ba si baby? Sinama ni Elsa, nag-deliver ng mga cupcake. Hindi nga nakapagluto eh. Puro cupcake pinaalmusal sa amin. Eh, kaya pala pala yung talbog ni Clarissa doon sa sala. Akala ko pinainom mo ng kape. Eh, baka gusto mo ng tulong. Ng tulong? Tulong? Baka gusto mo ako magluto dyan. Kaya mo to? Oo naman. Okay, ano na. Taka, ito na gamitin mo. Ano ba to? Sir, ito na ba yung order? Bakit ang tagal? Kanina pa ako nandito ah. Sorry sir, sinisigurado lang po namin na fresh from the grill yung order. Sigurado ka ba masarap to? Yes sir! Original recipe po yan na may-ari ng Insta Burger, si Mr. Dan. Chito! Ano ginagawa mo? Ang daming trabaho sa kusina, bakit nakikipagdagdala ka sa customer? May problema ba? Mr. Tan! Isa sa Mr. Tan pala na dito. Mr. Tan? Ah, sir, magandang hapon, please.
suwet. Yan, tete, wala na. Pinatay ko na. Ano ba nangyari? Ito eh, sinunog yung hotdog eh. Grabe ka naman, Patrick. Ginawa mong uling yung hotdog. Maitim ba yan sa buto ni Tommy? Talaga? Dero? Teka, ano pa ginagawa nyo sa kitchen? Saan si Elsa? Nag-deliver ng cupcakes, sinama siya na baby. Hindi pa kami nag-aalmusal, kaya nagluto ako. Eto, nakialam eh. Ano na kayo lang? Tumutulong lang ako. Oo nga, kitang-kita mo nga, tinulungan mo sunugin yung hotdog. Ano pala, Pepito? Bakit hindi ka nalang magpa-deliver ng breakfast? Mas madali yun. Oo nga, Pits. Diba? Tama-tama, hindi pa ako nagbe-breakfast eh. Pwede sa alam nila ko. Ito pala yung chismis, no? Nasa surprise visit yung chismis na tayo. Oo nga. Buti na lang hindi nasunog yung niluto mong burger kung hindi mapagalitan tayo. Oo nga eh. Pero alam mo balita ako, grabe daw talaga magalit. Hindi naman. Ay, sir, hindi po kayo nagsabi, nagnarinig ko lang po. Chito, pwede ba kita makausap? Yes, yes sir. Pinagalitan ka ba? Hindi. Eh, ba't ka kinausap? Napromote ako. Ginawa niya ang store manager. Wow! Talaga? Ayos! Pero hindi ako pumayag. Insuplado mo naman sa personal. Yung may-ari na nga mismo nagsabi, oh. Tatanggi ka pa? Ano, malaki daw pa yung sweldo? Oo naman. Oh, yun naman pala eh. Ba't nag-inerte ka pa? Eh, masyadong mahaba yung ship eh. Nag-aalala ako baka kainin yung oras ko sa school. Ito naman. Ikaw pa, kaya mo yan. Tutulungan kita sa school. Talaga? Oo, pero sa isang kondisyon. Ano? Kiss? Ito, ambisyoso ka rin eh, no? Ano ang kondisyon? Sa unang sweldo mo, ililibre mo kami ni Erica. Yun lang? Sige! Ayos! Eh, yung kiss ay mo talaga. Gusto mo yung kissin mo yung mukha mo? Sige, sige, ako na. Ayos! Matagal pa ba yan? Gutom na ako eh. Uy, wala kang karapatang mag-apura ha. Kung di mo sinunog yung hotdog kanina, baka kanina pa tayo tapos manangalian. Ano ba yung ginagawa mo? Ba't ang tagal? Eh, tanghali na eh. Lalagyan ko lang ng konting ulam ng hotdog para, alam na, pwede na pananghalian. Wow! May hotdog na, may ulam pa! Woohoo! Kaya kasi nabi, hindi pa tapos. Bintay ka lang. Teka, hindi pa tapos. Meron pa. Yan ang hotdog. Yan. Pwede na. Nibs! Ang sarap nito! Alam mo kung di ako kasal kay Janice? Niligawan kita eh! Tapos papakasala kita! Ito ang papaluto ko sa'yo araw-araw! Ang sarap! Sobra naman. Ay! Nagugutom na po ako! Paano ka hindi magugutom kanina ka patalbog ng talbog? Tumingin ka muna! Kumain ka muna, oh! Uy! Sandali! Ano ka ba? Bitaan di sa'yo yan! Anako. Mira ka pa, isa bata kakainin mo. Eh, please, asap mo gawa mo eh. Gawa ka pa na isa, sige na. Alam mo, yung gawa mo, pang-restauran yung lasa. Ang maganda dyan, inegosyo mo. Negosyo? Oo! Oh! Itong hotdog? Oo! Oh! Pitoy! Ano to? Nagpa-deliver ka? Hindi. Saan galing yung mga yan? Gawa ko! Hindi nga. Gustong-gusto ka nila Patrick at ni Clarissa. Eh, yun nga. Gusto kitang kausapin tungkol dyan eh. Ano kaya kung inegosyo ko to? Naku, hindi naman kaya dyan pala ang kina Patrick at Clarissa eh. Lugi ka na. Ayan, naisip ko na nga rin yun eh. Pero isipin mo kung maraming taong kagaya nila mahilig sa hotdog. Naku, sigurado kikita ko. Ano ka ba? Hindi naman porket hilig eh. Pwede nang inegosyo. Eh, ba't yung cupcake mo? Kaya ko lang naman ginawa yun kasi marami nagre-request eh. O, hindi, subukan mo muna. Tikman mo muna to. Tapos ikaw magsabi sa akin kung pwede. O. Yan. Oh!
Sige. Bayad ako. Bayad ako. Okay. Saan ba nakuha yung recipe niyan? Sa internet? Eh, hindi. Ano lang yan. Ano, gawa ko lang yan. Invento ko lang. Tapos kung ano yung makuha ko dun sa, ano, sa kusina, ginamit ko. Kung magne-negosyo ka, dapat meron kang sinusundan na recipe. At saka, anong klase ba ng luto ng hotdog ang ititinda ninyo? Oo nga, no. Eh, dapat siguro testingin natin, ano? Hmm. Tulungan kita. Kung ganyan pagtulong mo, hindi kaya malugi ako. Good morning, sir. Nang-asar ka? Bakit po? Paano magiging good ang morning na si Sante ako? Ha? So, tumawag lang naman ang HR sa akin at sinabing hindi daw pwedeng dalawa ang store manager dito. Eh, ikaw pala ang kinawahan ni Mr. Tan. Kaya yun, tinanggal ako. O yan, good luck na lang sa'yo. Marami kayong mapagpipilian, tapos sabihin nyo lang talaga kung ano yung masarap. Ako gusto ko itong may bacon. Ah, sige po. Ha? Tapos yung iba, take out ko na ito. Ay! Ano ba? Pagtira ka naman sa amin. Elsa, pwede ba ako mag-uwi, mag-take off? Ay! Oo naman! Ano ito? Paborito. Ito na! Bakit ko na ito yan? Ay, bakit? Oo yan. Para kay Berta, para kay Didi. Thank you, ah. Ase, excuse me, ito na po yung partial results ng ating taste test. Ah, ba maraming... Parang pumbig. Taste test. Ah, hindi. Ininegosyo kasi namin tong hotdog. Inaalam namin kung ano yung magiging mabenta. Negosyo? Oh. May pwesto na ba kayo? Naku, wala pa nga. Naghahanap pa kami. You know what? I have a friend who owns a commercial space. Doon na, oh. Sa labas? Malapit sa gasolinahan. Sa labas lang ng village. Gusto mo, punta tayo doon mamaya. Talaga? O, sige. Hmm? Kaya, kami, baka rarakitin mo na naman kami, ha? Come on! Hindi ko nagawin sa inyo! Talaga lang, ha? Hold my heart! Hold! Wala. Kami. Hoy! Nabulunan? Hoy, ano ba? Ano ba kayo? Kami. Hindi, wala mo naman yan. Kukuha pa ako. Sandali! Pai-pai? Pasurbe? Pasurbe? Ay, oo! Hindi ko pa nagsasurvey! Well, what do you think? Okay. Ganda nga, tsaka ganda ng location, ha? I told you! All you have to do is just get the permits and apply for the telephone lines and internet. Tapos! Eh, teka, Pete. Sino ba mag-asikaso? Ako ba o si Janice? Ay, hindi pwede mawala si Janice sa opisina. Tsaka ikaw, di ba ikaw mag-asikaso ng mga gamit sa kusina dito? Oo nga, no. So, paano? Ikaw na lang. Ay, hindi ako pwede. Kasi kailangan ako mag-asikaso ng mga kontrata na supplier. O, tsaka yung recipe, asikasuhin ko pa, di ba? Hindi pwedeng sablay yung mga produkto natin. Guys, you don't have to look too far. Just ask me and I'll do it! What? What? You don't trust me? Sabi ko na eh. Sabi ko sa inyo eh. All I want to do is help. Hindi ko naman kayo rarakitin eh. Well... Cross my heart and hope to die. Humawakan. Oh, hindi ka pa uwi? Di pa. Overtime pa ako eh. Na naman? Pero kailangan natin mag-review. Exam natin sa calculus bukas, baka bumagsak ka. Okay lang yun. Hindi ko naman nagagamit yung calculus eh. Yung calculator lang. Corning mo, ha? Pero seryoso, kailangan mo talaga mag-review. Okay lang yun. Pakopyay mo na lang ako. Ano? Para makikaw tayong dalawa? Eh di, lilipat ako ng course ng walang calculus. Sige nga, paano mo explain kay Dita? Eh kasi nga, nanghihinayang ako sa swelduin ko sa pag-OT. Sweldo? Mas unayang po yung sweldo kaysa pag-aaral mo. Baka nakakalimutan mo. Working students tayo, hindi tayo studenting workers.
Okay? Kaya mo mag-aaral, bahala ka. Hello? Yes, I would like to apply for a new phone line, please. For English, press 1. Para sa Taglish, press 2. Kung may existing account ka na, press 1. Kung wala pa, press 2. Sorry, busy pa lahat ng customer service representatives. Kung gusto mong tapusin ang tawag na ito, press 1. Kung gusto mong maghintay, press 2. Sorry, busy pa lahat ng customer service representatives. Kung gusto mong tapusin ang tawag na ito, press 1. Kung gusto mong maghintay, press 2. Sorry, busy pa lahat ng customer service representatives. Kung gusto mong tapusin ang tawag na ito, press 1. Kung gusto mong maghintay, press 2. Sorry, busy pa lahat ng customer service representatives. Kung gusto mong tapusin ang tawag na ito, press 1. Kung gusto mong maghintay, press 2. Hello, sorry to keep you waiting. This is Donna speaking. How may I help you? Hello? Hello? Good! You ready to open? Ay, oo! Ready na ba yung mga permit at saka hindi niya ang telepono? Well, actually, kaya ako sumadya rito eh. I have a very, very, very little problem regarding the phone line. Wala daw sila makuha eh. Anong wala? Well, it's like this. Hindi na bayaran yung dating umupa rito yung bill. Kaya naputulan. Eh, di bayaran natin. Magkano ba yun? 200. 200? Bayaran mo. Hindi 200 pesos, 200,000 pesos. What? Oy, Tony, baka nirarakit mo lang kami, ha? You know, I knew you'd say that. Kaya dinala ko yung bill. Copy ng bill yan para makita niyo at manliwala kayo. Oh, Pits. Baka pwedeng abulungan mo muna. Anong abulungan? 200,000 abulungan? Hindi na, dyan lang mapupunta ang puhunan natin. Di pa tayo nagbubukas lugi na tayo. Okay, listen. I'll tell you what I'll do. I'll call a friend of mine who's connected with the phone company. Baka meron siya magagawang paraan. What do you think? Oh, sige. Pero alam mo, kung mahihirapan tayo, maghanap na lang tayo ng ibang pwesto para dito sa hotdog parlor, ha? Ay, sir, pwede ko mag-apply? Naku, isang branch pa lang to eh. Hindi pa kailangan ng full-time driver. Ay, hindi ko driver. Di ba sabi niyo, parlor? Oo. Pwede akong mag-apply ng makeup artist? Oh, ba't di ka pa nag-aawit? Mali tayo sa klase. Hindi mo na ako papasok. Dami kasing trabaho dito. Ano ka ba naman, Chito? May exam natin sa calculus. Dadrop ko na lang yung calculus. Ano? Problema kasi yung schedule eh. Kapag may nag-absent, tulad ngayon, kailangan ko tumawa sa counter. So, pabayaan mo na rin yung pag-aaral mo? Kailangan ko itong trabaho ito. Manager na ako dito eh. Kung manager ka, ba't di mo manage yung oras mo? Ano? Pati permit sa City Hall? Pambihira naman, oh. ewan ko. Bahala na. Pag-isipan ko muna. Oh, sige. Oh, bakit? Kausap ko si Tommy. Hindi pa naayos yung problema sa telepono. Ito, may problema na naman sa City Hall. Ayaw ito mag-issue ng permit dahil may problema daw yung water system dito sa area natin. Malamang matagal pa bago tayo makapagbukas nito. Paano yan? Ewan ko na. Hindi ko na alam kung ano gagawin. Bahala. Anak yun, turon, maruya. Sir. Pits, merienda. Gusto mo? Okay, bahala ka na. Sige na. Okay, okay. Bigyan mo ako ng dalawang banana cue. Dalawang banana cue po. Dalawang turon tsaka dalawang maruya. Oh, sige po. Pits. Ate, nakakailangan ganyan ba kayo sa isang araw? Mga tig-30.
Tig 30? Mm. Hindi mo kayo napapagod yan? Lakad kayo ng lakad kung saan sa akin nakakarating? Hindi naman. Kadalasan pumupesto ako sa mga opisina at saka sa eskwelahan. Pag oras ng merienda, pumupunta ang mga tao. Ay, ba't di lang kayo maghanap ng pwesto para hindi kayo lakad ng lakad? Nakakapagod ho yan. Naku, hindi na ho. Mamumuhunan ako sa pwesto. Tapos minsan, hahanapan ako ng permit. Maglalako na lang ako. Alam ko na! Oo nga! Pare-parehong saging yung benta ni Manang. Yung saging, hindi yun! Alam ko na ano pwede natin gawin. Ilalako natin yung hotdog. Pambira ka, Pitso. Kukumpetensyahin mo pa si Manang eh. Kakasya pa yung hotdog at saka yung sandwich doon sa Bilao. Ano Bilao? Hindi Bilao. Kailangan mas malaki. Parang fishball. Mas malaki pa. Dapat yung pwede natin dalhin sa iba't ibang lugar. Ano? Isasakay mo tong tindahan ng hotdog sa truck? Food truck ay parang isang mobile kitchen kung saan pwede kang mag-park, tas doon ka magbebenta, magluluto ng pagkain, doon ka rin magsiserve. Around 2010 or 2011, pero sumikat lang talaga siya mga late 2012 to early 2013. So ngayon may mga association na ng food truck na kung saan like may mga members, tapos sabay-sabay sila iikot, mga events, tapos magpa-park kung saan-saan. Kung saan pwede sila puntahan ng tao, tapos doon kakain. Kailangan mo ng truck. Tapos ipapaayos mo yun, papakustomize mo yung labas, yung loob, para doon ka magluluto. Tapos kailangan mo ng equipment, syempre. Mga staff na marunong magluto, yung crew na marunong mag-serve. Tapos syempre, tulad ng ibang business, kailangan mo rin ng mga sanitary permits, business permits, clearance, yung mga yun. Depende yon kung meron ka ng sariling truck or bibili ka pa ng truck. Kasi yung customization itself, mga nasa almost 1 million. So, i-add mo doon yung truck, tapos yung mga equipment na kailangan mo, aabot ka siguro more or less 2 million. Ayun yung mga nakain ko doon sa food truck na yun. Ayun yung mga footlongs, hamburgers. Ganun lang naman sila, hindi sila yung mga heavy meals talaga. Masarap naman. Well, syempre, pag food truck, wala kang dining experience. Pero yun yung masaya kasi kinakain mo siya on the street. A restaurant, pero mga tables, chairs, at saka yung mga nadidinda, meron mga costumes, yun, at may aircon. Pero yung food trucks, walang costume nadidinda, walang aircon, walang tables at chairs. Mas mura pag sa food truck kasi, syempre nga, sa street kayo, and hindi nila pwedeng taasin ang presyo baka walang bumili or something. Ano ba yung order niyo? Oh, sige, bigyan mo ako ng bawat isang hotdog. Lahat ho yan? Lahat yan. Mukhang gutom na gutom ho kayo. Hindi kasi mukhang masarap lahat eh. Wins! Oh, bigyan mo ako ng tag-isa ng bawat hotdog. Yan. Bawat hotdog? Oh! Nung umorder ka, nagdagsahan na yung mga tao eh. Hindi, masarap naman talaga eh. Ako nga pala si Auntie. Ay, Pepito, ito si Patrick, partner ko. Partner? Eh, sa negosyo, ang ganda lang. Negosyo lang, negosyo. Okay. Ano nga palang plano niyo dito sa negosyo niyo? Plano? Wala pa. Anong klaseng plano?
Negosyante kasi ako eh. Nagsispecialize kasi ako sa mga maliliit na negosyo. Kumbaga, nagbibigay ako ng advice tsaka tips kung paano palalaguin yung mga small business. Itong food truck business nyo, malaki ang potential. Oh, talaga? Oo, dapat nga. Nag-iisip na kayo ng expansion eh. At magawa pa kayo ng maraming units na ganito, marami akong connections. Kung gusto nyo, mag-invest ako sa inyo. Talaga? Wow! Ang bilis naman eh, kasi simula lang namin eh. Hindi, seryoso ako. Gusto ko talaga mag-franchise. Siyempre, sa negosyo, dapat di pinalalampas yung mga ganitong opportunities. Iniisip ko nga kung saan magandang ipwesto pa tong food truck business nyo eh. Talaga? Oo. Saan? Teka, sandali. Kayo muna mag-usap ni Patrick. Hello, Elsa. Tatanong ko lang kung anong gusto mong ulam mamayang gabi. Meron ba bang cupcake? Pito yun eh! Hindi, biro lang. Kahit ano, basta ludo mo. O eh, pinatatanong rin ni Clarissa kung anong oras daw uwi mo. Eh, hindi ko alam eh. Elsa, pwede ba tawagan lang kita mamaya? May kausap ako eh. Sino? Basta, papaliwanag ko lang sa'yo mamaya, ha? Tawagan kita, sige. Ha? Okay, sige, bye-bye. Uy, tayo sandali, ha? Nay, ano oras na po uuwi si tatay? Ay nako, hindi pa raw niya alam. Para po sana mapakita ko po itong drawing ko. Ganda! Sige, tapusin mo. Mamaya papakita natin sa tatay pag uuwi niya. Sige po. Nay. Uy! Parang pagod na pagod ka. Eh, Nay, dami kong ginawa sa Insta Burger. Oo nga pala, Nay. Hindi ko na sabi sa inyo, na-promote na po ako. Talaga? Opo, store manager na po. Oh, buha talaga naman. Congrats, anak. Naku, galing-galing. Ang galing ng kuya mo, oh. Oh, kumusta naman? Hindi ba nakakain lahat ng oras mo, niyang trabaho mo? At saka baka napapabayaan ng pag-aaral, ha? Hindi, Nay, ha? Sino sabi sa inyo? Wala naman. Naitanong ko lang. O sige, magpalit ka na. Luluto ako. Wala ka bang aaminin? Anong aaminin? Wala. Talaga? Oo, eh. Ba't ba tayo magtanong? Sabi ni Ate Nikki, hindi ka daw pumasok ng school. Uy, kamahili nanay ah. Sabi ni Ate Nikki, pag hindi ka pumasa, hindi ka daw makakagraduate. Lagod ka kay nanay. Oy, ikaw, kung makasumbong ka, parang dahil mong alam ah. O sige nga, bakit ba tayo nag-aaral? Para magkaroon ng trabaho. Eh, nagtatrabaho na ako eh. Eh, manager na nga ako eh. Ba't pa ako mag-aaral? Basta, susumbong kita kay nanay. Bakit? Isusumbong mo ako? Baka. Eh ngayon, isusumbong mo pa ako? May juice ba yan? Oh, so paano? We have a deal, ha? Ah, oo. Teka, yung location na sinasabi mo, bukas punta natin. Oo, sige. Bukas natin pwedeng puntahan. Oo. Para makita din natin. Kaya nga, parang ganito lang siguro. Maraming Fritz, tao. Oh, saan ko ilalagay itong kinita natin? Eh, iuwi mo muna. Ikaw naman magpaparada nitong truck, eh. Oh, sige. Teka, sandali. Eh, saan nyo ba paparada itong truck? Gusto nyo, doon na lang tayo magkita bukas. Eh, sige. Iniiwan ko naman yan sa tapat ng bahay namin eh. Ite-text ko sa iyo address, ha? Sige. Oh, sige. Okay, sige. So, paano? Mauna na ako. Oo, bukas sige. Na lang, bukas salamat, na lang. Ha? Salamat. Buhay na mga nasuki. Galing to. Hoy, Fritz! Ingatan mo yung pera, ha? Tsaka yung itong truck, ingatan mo. Siguraduhin mo nakalak, ha? Oo naman, Fritz! Ako yata ang pinakamaingat na tao sa buong mundo. Tanda mo yan. Sige. Tinantay mo pa ako. Eh, hindi ka naman nagsabi kung anong oras ka makaka-uwi eh. At
Tsaka ito nga, si Clarissa, mapilit, hintayin ka raw namin. Bakit daw? Gustong ipakita to sa'yo. Ba't ba ngayon ka lang? Eh, itong si Patrick, pauwi na lang kami, nagka-aberya pa. Bakit? Ano na naman ginawa? Ngayon, nakabangga ng mga basurahan. Ayun, nagligpit pa kami, inabot kami madaling araw. Kaya pala ganyan ang amoy ko eh. May bulok na hotdog. Bulok na hotdog, sobrang... Oo nga. Ay, teka, kailangan ka pala tawagan si Patrick. Papaayos ko yung gasgas ng truck, nakakahiya kay Anthony. Sino Anthony? Si Anthony, yung interesado doon sa food truck. Pits! Oh, saan ka? Nandito! Sa... Pits! Nandito ako sa highway! Anong ginagawa ko dito? Highway? Anong highway? Ba't ka na sa highway? Anong ginagawa mo dyan? Hindi ko alam! Umaantar yung truck, Pits! May nagnakaw! Ha? Paano na kami minamaneho mo? Hindi ako nagmamaneho, Pits! Hindi ako nagmamaneho! Umaantar yung truck! Nasaan ka? Hindi ko alam, Pits! Nasa highway ako, Pits! Teka, sandali! Ay! Hello! Hello! Manalaw! Itigil mo yan! Ba't naman ako sinubukan kay Clarissa? Eh, marino mo kasi talaga yung ginawa mo. Kung hindi ka na makapagbigay ng formal excuse letter kung bakit hindi ka sumipot sa exam, babagsak ka ni Ma'am. Hindi baksak. Lakas din talaga ng loob mo eh, no? Sige, sabihin mo yun sa nanay mo. Dito! Eh, good afternoon. Gusto palang kamustahin ang pinakabago at pinakamasipag nating manager. So, how's our new manager, Nikki? Ay, naku, sir! Napakasipag po ni Sir Chito. Kung alam niyo lang po, kung pwede na dito na siya matulog, gagawin niya. Di ba, no, Sir Chito? No? Sir? Oh, Gilbert, anong ginagawa mo dito? Mag-a-apply po sana ako. Ano ka ba? Ganun ba kahina ang ulo mo? Kita mong may manager na ako. Sir, hindi naman po bilang store manager eh. Mag-a-apply sana akong service crew. Huh? Bakit naman po, Sir Gilbert? Hindi po ba kayo nakaharap na ibang trabaho? Walang tumatanggap sa akin eh. Eh marami naman po ibang fast food na naghaharap ng store managers ah. Hindi ako qualified eh. Gusto nila college graduate. Oh, bakit hindi mo ba kayo nakapagtapos ng college? Bakit kayo naging manager dito? Ako nag-promote sa kanya. Dahil incompetent ang manager natin dati. Naisip ko kasi noon, kumikita na ako. Kaya, hindi ko na pinagpatuloy pag-aaral ko. Well, I'm sorry, Gilbert. Hindi mo kasi pinagbuti yung trabaho mo dati. Parang awa yun na po. Dati po kasing babayaran eh. Kailangan ko na po ng trabaho. Sir Tan, baka pwede natin ulit ibalik si Sir Gilbert. Well, kung akong tatanungin nyo, hindi ko siya tatanggapin. Pero since I hired you as a manager, it's your call. Decision mo.
Sige. Sir Gilbert, tanggap na kayo as manager. Huh? 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 Babalik na po ako sa pagiging service ko. Juan, bakit? Napapabayaan ko po kasi yung pag-aaral ko. Eh, paano ako matututong magaling na manager? Eh, sarili kong schedule, hindi ko na-manage. Sayang naman. Pero I admire you, ah. Knowing your priorities. Well, if that is your decision, welcome back, Mr. Manager. Salamat po, sir. Thank you. Thank you po. Pag hindi mo raw pinagandaan ang problema, madalas na uwi sa disgrasya. Pero madalas, hindi mo alam anong problema ang darating eh. Kaya mas mabuti raw na lagi ka nalang handa para kahit anong problema ang dumating, eh, hindi ka na matataranta. Tama! Basta iwasan mo lang gumawa ng hindi tama sa sarili mo at lalo na sa kapwa mo. Pag wala kasing sinasagasaan sa buhay mo, eh walang sasamang loob sa'yo. Ang pinakamahalagang paghahanda na pwede mo raw gawin ay yung pagiging matuwid sa buhay. Yung alam mo kung ano yung makakabuti para sa'yo at sa mga taong mahal mo. Pag ganyan ang ginawa mo, hindi ka mahuhulog sa ilog. Ito, pwede na to. Thank you. Kamusta yung food truck nyo? Ako wala, hindi na namin tinuloy eh. Malaking oras ang kakainin eh. At saka mawawalan kami ng panahon ni Patrick sa mga pamilya namin. Hindi na lang oh. Pepito, my friend! Ngayon pa lang mag-thank you ka na sa akin. Bakit? Because I've got the best news in the world. Approve na yung telephone line mo. Meron ka ng wifi. Oh. At lahat ng mga papeles sa... City Hall? Approve na! Eh? So pwede ka na mag-grand opening! Talaga? Bakit parang hindi ka excited? Eh, wala eh. Hindi na namin tutuloy negosyo. What? You're kidding me, right? You're kidding me! Hindi eh, kasi yung truck na-disgrasya eh. Tapos yung pera namin, eh, nawala na rin yung kinita. Kaya sabi ko, wag na lang, huwag na ituloy. Sayang! After all I've done? After all, I've done all of this! Maraming mo, no?